bago ka mag-Royal Coach Toy, ano ba yung work mo? Ano ba yung natapos? So, ano sir, undergraduate ako sir, hanggang high school lang. Ano bang company to? Ano bang... Ano to sir eh? Galing kasi akong factory worker. Siyempre from factory worker, tapos pumasok ka nga dun sa company. So, which is tama ba? Service crew, no? Service crew, sir. So, service crew sa isang food chain. Paano to, Coach Toy? Paano ka naman na-involve sa Royal? Kasi ako fan ng ano, ng industriya. Kasi, ang kwento talaga niyan, sir, na kaya hindi kami nakapag-college. Nascam yung parents namin. Hello guys, yung kausap natin po ngayon, ito po yung grand mentor ng Aging Ways. Alam ko marami tayong malalupet na learnings sa matututunan sa taong ito. And good news po, napakalipid din ang resulta nito because in span of 5 years, kumita lang naman po ito na may in wisdom circle po na ito ng Royal. So, very excited ako sa araw na to para makausap po yung grand mentor ng Aging Ways, si Coach Troy. Hello po, hello sa Alan. So, yan. Alam mo na, Coach Troy, tanongin ko lang, taga saan ba si Coach Troy? Ano ba probinsya ni Coach Troy? Province, sir, wala, sir. Laki nga na talaga ako, sir. QC, Manila. Province kami, sir. Father ko, taga Bicol. Napapasya lang ako, pero di ako nag-stay doon matagal, sir. Ah, okay. So, talagang dito na, dito na, okay, dito na, nag-aral. Pero, bago ka mag-Royal Coach Troy, ano ba yung work mo? Ano ba yung natapos? So, ano sir, undergraduate ako sir, hanggang high school lang. Nakapag-college ako, mga 2 weeks lang. 2 weeks na college? 2 weeks lang sir, 2 weeks. Pero ano bang course ng college mo? Computer programming yun sir. Ah. Kasi kaya ako sir, nag-college, kasi requirement dun sa ina-apply ko na work na, kailangan working student. So nag-enroll ako, nung meron na akong paper na estudyante na ako, nakapasok na ako sa work, tapos kinip up ko yung schooling, sir. Kasi mas kailangan ko ng trabaho. So, ibig sabihin, ginamit mo lang ito. Pero paano yung pinang-enroll mo doon sa ano? Ano, sir? Promissory note. Ah, hindi ka talaga nag-buy sa sir, wala, wala. Paano, lapit ng discounting yan, ha? Ibig sabihin, para makapasok ng trabaho. Company to, ano bang... Ano, sir? Eh? Galing kasi akong factory worker. Nag-factory worker ako, sir, sa... Kung familiar kayo sa Rebisco, yung mga biscuits. Pudgy bar, okay. Yan, mga chichirya. Sa ano to sir, banda Caloocan sa Novaliches. Sir, parang 4 years ako doon, iba't iba sir na mga company. Tapos after nun, kasi pag-graduate ko ng high school sir, diretso na ako trabaho. Eh. Tapos, nung nag-apply na ako sa fast food, yun yung kailangan sir, sabi working student. So yun yung time na nag-enroll ako. Ah, sapaya ka lang ng college para makapasa mo sa mga ang galingan doon. 2 weeks college. 2 weeks ang college daw. No? Ito yung ano lang, no? Siyempre from factory worker, tapos pumasok ka nga doon sa company. So, which is tama ba? Service crew, no? Service crew, sir. So, service crew sa isang food chain. Paano to, Coach Troy? Paano ka naman na-involve sa Royal? Ano ba yung nag-invite sa'yo? Paano ba nangyari ito? Ano, sir, eh? Hindi ako fan ng ano? Ng industriya. Kasi ang kwento talaga niyan sir na kaya hindi kami nakapag-college. Nascam yung parents namin. Yung pang-college namin magkakapatid. May ipon naman sir yung tatay ko tsaka yung nanay ko. Kaya lang nung sumali sila, nag-try sila na mag-join sa MLM, nascam sila sir. So kung meron man off talaga pagdating sa MLM, ako yun. Kaya daming nag-attempt sa akin na sali ka dito, in-invite ako. Hindi ako nag-jo-join. Sasamahan ko, sir, pagkaibigan ko. Pero, hindi ako mag-jo-join kasi isa lang yung thinking ko. Hindi nga ako nakapag-college dahil yung thinking ko, scam. I-college ka pala. So, parang ganun, sir. Para network, no? Parang ganun. Ah, tapos, here comes na nag-invite sa'yo. Pero, paano ka pumunta ka ng office? Nung... Ang na-invite talaga yung partner ko, sir, si Jack. Ah, ano na-invite siya? Total stranger, sir. In-approach lang kami sa Shakey's nung time na yun. Parang kumakain kami sa Shakey's. May kasama namin yung mga ka-workmate namin. Tapos merong nag-approach sa amin. So ako noon, dahil hindi ako believer, ano lang, deadma lang. Hindi ko alam siya pala, sir. Ano, parang naging interesado doon sa invitation naman. Ano. Si Coach Chuck pala yung talagang, ano, no, talagang gusto sumali, pero ikaw ayaw. Yes, sir. Kasi experience ko, sir. Sa dami nang nag-invite sa akin. Plus, isama mo pa yung kwento ng nanay ko. So, iniisip ko, kaya sabi ko, ay, hindi ako mapapasama sa ganyan.
Pero anong parang paano nakasali talaga dun sa Riyadh? Siyempre, dun ako medyo natataka eh. Kasi may puhunan sir eh. Oo, may puhunan eh. So, paano ka nakagawa ng paraan? Sir, legit talaga sir, wala kaming savings that time. In fact, marami pa kami utang. So, since nagandaan ako dun sa pinreset sa akin sir sa Riyadh, nag-join kami, dumiskarte lang kami. And ang diskarte na ginawa namin, nagsanda kami ng ATM sir. Yung ATM na sinanda namin, hindi na gumagana sir. Ang dupin ito, no? Yung ATM na hindi gumagana. Hindi sir. Kasi pero kilala mo yung pinagsandaan? Rider namin sir sa Macdo. Ah, talagang tumatanggap na siya. Ang sabi ko lang sa kanya, huwag niya muna kakalkasan ang kinsenas. Sabi ko, bubuin ko na lang yung payment after 1 month. Ah, okay. Nabayaran mo lang? Nabayaran ko, sir. Inuno ko na lang. Inas ko na lang talaga, sir. Lakasan ng loob, ah. So, okay. So, yun, sir. Naka-join kami. Lakasan lang talaga ng loob. So, try lang. Pin-try namin. Siyempre, kasi matagal na rin ako nag-Royal, hindi naman ganun kabilis, eh, yung progress, eh. Para lumaki yung income mo, magka-check, eh. So, paano ba nagsimula si Coach Troy sa pag-Royal? Ito yung mga ginawa mo muna. Lumaki yung organization, lumaki yung check, eh. Ano mong ginawa dyan? Struggle ako nung simula eh. Kasi first time ko sir mag-network eh. Wala akong kaalam-alam sa network. Yung kagaya ng kinuwento ko, negative ako dati. So yung mga kaibigan ko na nag-a-attempt na mag-join, ako yung nangnenega. Sabihin ko, okay, mag-join dyan. Ayun ang malupit. Oo. Kasi nanay ko na-scam dyan. Hindi tayo kikita dyan. Kaya nung nag-start ako, sir, hindi ko sila maimbita eh. Parang kailangan yung sinabi ko eh. Hindi ko sila maimbita sir eh. Kasi sabi ko, huwag silang sasali sa ano eh, sa network marketing eh. Ayan. So, hirap ako sir mag-invita nung time na yun. And yung personality ko kasi sir, hindi pa ganito, mahihiyain talaga ako. Kaya nung crew ako sir, kitchen lang ako. Hindi ako umaharap sa tao kasi sir, nahihiya ako na kumausap. Asa, binagay ka dun sa galuto? Kitchen lang sir, oh. Kitchen. So, struggle ako nung nag-start sir. Siguro 2 months. Sir, wala akong kinita, 2 months. Dalawang buwan. Mas ang unang check-in ko, after 2 months, 800 pesos. Ito na yung sa pag-invite, no? Ano ko, sir, invitation. May sumali sa akin, sir. Pero ano lang, parang may account tayo dati na kalahati lang. Eh. Parang half-half lang. Okay, so, yun lang. Yung kumbaga, parang maliit pa lang yung benta talaga. Maliit, sir. Para mas, pero, right now kasi nakikita na ng mga tao yung success, eh, yung ano eh, laki ng organization sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Meron pa nung time na nag-event tayo sa Hong Kong, laki rin ng organization mo doon. Paano ba nag-progress si Coach Troy na sabi mo kanina, medyo mahihain pa nga nasa kitchen. Pero ano ba yung mga trainings or workshop na nagpa-develop sa'yo para naman, syempre, lumaki ng ganyan yung organization at tumagal sa iyong tao? Sir, kung transformation, taon yung inabot ko eh. Pero kumikita naman ako nung kahit pa paano sir, na mas maganda kahit pa paano dun sa sahod ko dati. Minsan parehas lang. Pero kadalasan mas maganda na, mas malaki na ng konti. Kasi maliit lang sahod namin nung crew kami. And sir, yung question mo na paano namin na itawid. Totoo sir, ang hirap ng scenario na mga encourage ka, sasabihin mo sa kausap mo, gaganda yung buhay. Kikita tayo ng malaki, yayaman tayo dito, magkakakotse. Tapos pag-uwi mo sa bahay niyo, sir, nasa gilid ka ng creek, hindi maganda yung environment. Talagang, sir, doon sa lugar namin, ano talaga. Masabihin na natin, squatters area, sir, kasi masikip talaga doon sa lugar namin. Tapos magulo, sir, laging may away, alam mo yung gano'n na itsura. So, ang mahirap sa part ko yun, sir, na mga encourage ako na yayaman. Tapos pag-uwi ko, sa ganun ako okay. Ang pinakapinagugutan ko sir yung mga tao na nakakausap ko na nakagawa na nakatawid na kasi dahil ko nakakwentuhan sa officer eh, na dati mang misda tapos may bahay na may kotse na siguro ano sir punong-puno lang ako ng inspirasyon nung time na yun. Malaking bagay sa akin na nakakaharap at nakakausap ko mismo, napapakinggan ko din sa training, yung mga nakagawa na. Parang from rags to riches, yes, sir, story, ito yung kinapitan mo. Yes, sir. Tapos actual mo pa sila napapakita, yes, dyan sir, na nakikita.
uuwi ka, yung nagsisimula ka na mag-royal, ilang taon ba yung take-off? So, paano bang, ano ni Coach Roy, nagsimula ka ba nung pagka-join mo? Kasi may trabaho ka dati, tapos nag-full-time ka na bagay. Ilang buwan ba yung, ano niya, na makuha mo yung lakas na loob? O sige, magpo-full-time na ako para gawin to, ihataw ng todo. Ilang buwan ba yan, or ilang taon? Tapos, ilang taon yung break talaga na masasabi mo, ito na. Diba, kumikita na talaga, maganda na yung kitaan.